Hobo si Senador Bato de la Rosa. Tumatakbo pagkapangulo ng ating bansa. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at mga OFW nating kaibigan sa ibang bansa. Saan man panig naroon ka ngayon, ito ay isang nakakagulat na balita. Kung nagulat kahapon ang sambayan ng Pilipino sa biglang pag-file ng candidacy ni VP Lenny Robredo, mas lalong nagulat ngayon ang ating mga kapatid na Pilipino sapagkat ngayong araw na ito ay nag-file ng candidacy o certificate of candidacy itong si Senador Bato de la Rosa sa pagkapangulo. Madami agad ang nagkomento at nagpahayag ng pagkadismaya. Una, bakit daw si Senator Bato de la Rosa ang napiling maging pangulo o mag-file ng pagkapangulo sa ilalim ng PDP laban? Ang nakakagulat dito, napansin nila na magkakatandim sila ni Senator Bongo at parehas sa administration. So dahil dito ay biglang sumagi sa isip nila, ito ba ay muling taktika ng administrasyon tulad ng nangyari sa una? Magkakaroon ba ng swapping sa candidates pagdating sa November 15? Isa na namang kaabang-abang ng mga pangyayari, mga kaibigan, ang ating aabangan. Hindi pa ba tapos ang laban? May pag-asa pa kayang masilayan ang ating inaasam na si Sara Duterte maging pangulo dahil sa senaryong nakita natin? O sadyang tuloy-tuloy na ang tandim ng bago 2022? Ito ang sinasabing Bato de la Rosa at Bongo. Ano sa tingin nyo, mga kapatid? Comment down below. At syempre, importante ang inyong komento sa usaping ito sapagkat nais natin bigyan ng kaliwanagan ang bawat isyo na ating nakikita dito sa Halalan 2022. Ito po si Taong Gala at sana ay kung bago ka sa aking tahanan ay pinutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ilan pa nating mga video patungkol sa political issue. Tayo po'y gumagawa din ng mga humanitarian mission at motivational videos. Kung kaya't kaibigan, pindut na. Tulong mo na rin sa akin. Huwag lang i-skip ang ads bilang tulong mo na rin sa channel na ito. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli, abangan ninyo ang susunod pa nating mga political issue dito lang sa Halalan 2022.